kapatid, mga kababayan. Ang next po na magsasalita ay inshallah, pakinggan po natin ng mabuti para baliwanagan po tayo, inshallah. Walang iba kundi si Sheikh Abu Zaina Hotel. Galing po siya ng Ormoc City. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ali. Sa ngalan ni Allah, pinakamahabagin, pinakamaawain, ang kanyang pagpupugay ay mapasa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Hinihiling ko kay Allah na kanyang buksan ang ating puso't isipan at kanya tayong gabayan tungo sa landas ng kanyang kaluguran, tungo sa landas ng kanyang gabay at patnubay. Mga kababayan, kami pong mga kababayan ninyong mga Muslim, hindi po kami naparito, hindi po kami nagsasalita sa inyong harapan para tuligsain ang pananampalataya, para awayin kayo, para batikusin ang anumang pananampalataya na meron kayo. Bagkus ang sa amin lamang ay makapag-share ng kahit kaunting kaalaman hinggil sa katuruan ng Islam. Kami po ay naniniwala na lahat po tayo ay naghahangad ng kapayapaan. Lahat po tayo ay naghahangad, mapamuslim man at mapakristyano, ay naghahangad po ng kapayapaan dito sa bansang Maharlika, dito sa bansang Pilipinas. Subalit, paano nga ba magkakaroon ng kapayapaan sa pagitan ng mga Muslim at mga Kristiyano kung walang pagkakaunawaan sa kanilang pagitan? So kaya po kami naparito ay para maunawaan niyo po ang mensahe na meron ang Islam na aming relihiyon. Para maunawaan po ninyo kami kung bakit kami mga Muslim ay ganito, kung bakit kami mga Muslim ay hindi pwedeng ganito. Okay? So kami po ay kahit na kami ang mga Muslim ay actually pinag-aaralan din po namin ang inyong pananampalataya. Ang pananampalataya ng Kristyanismo, pananampalataya ng Hudismo, mga Hudyo at iba pang mga pananampalataya, kabilang po sa aming mga pinag-aaralan ay ang kanilang mga pananampalataya. So hindi lamang po ang pananampalataya namin ang aming pinag-aaralan, bagkus pati yung inyong pananampalataya o kaya yung aklat na tinatawag ninyong Biblia ay pinag-aaralan din po namin. Kaya po, sa tuwing kami ay nakakakita ng mga Kristiyano, pasintabi po sa inyo na nakakagawa ng mali, hindi po naman natin may deny na mapamuslim man o mapakristyano ay nakakagawa ng kamalian, nakakagawa ng kasalanan, sapagkat lahat po tayo ay tao. At kabilang sa kakumpletuhan ng pagiging tao ng tao, ay siya po ay nagkakamali. Kasi kung hindi po siya nagkakamali, hindi na po yan tao. So yun po mga kababayan. Sa tuwing kami ay nakakakita ng mga kababayan na mga Kristiyano, halimbawa sa mga sa bilibid, sa mga kulungan, na ang realidad ay mas marami diyan yung mga Kristiyano kaysa sa kumpara sa mga Muslim. So hindi po namin isinisisi sa lahat ng mga Kristiyano yung kasalanan, kamalian na nagagawa ng ilan sa mga Kristiyanong nakakagawa ng kasalanan o kaya nasa kulungan ngayon, sapagkat hindi po yan makatarungan. So hindi po makatarungan na ang pananampalatayang Kristyanismo ay hatulan mo o kaya husgahan mo base sa ginagawa ng tao. Kasi yung tao, kung nakakagawa man siya ng kasalanan, yun po ay kanyang pagsunod sa kanyang desire. Yun po ay ang kanyang kamalian at hindi po yan katuruan ng relihiyon. So hindi po namin isinisisi sa relihiyong Kristyanismo yung nagagawang pagpatay ng halimbawa Kristyanismo, bagkus isisisi po natin yan sa taong gumawa ng karumaldumal. At lalong hindi po natin yan isisisi sa lahat ng mga Kristyanismo. So ganun po yun ang aming pananaw bilang mga Muslim at naniniwala po tayo na yan po ang makatarungan na pananaw.
So sana, para magkaroon po tayo ng pagkakaunawaan na siyang daan tungo sa kalayaan o kapayapaan na ating hinahangad dito sa bansang Pilipinas. Sana, kung mayroong mang nakagagawa din po sa amin na mga Muslim na hindi mali, at yan ay hindi namin i-deny na mayroon at mayroon talaga mula sa amin ang makakagawa ng mali, makakagawa ng kasalanan, sapagkat tao lang din po kami na nakakagawa ng kasalanan. Tao lang din po kami na mahina. Tao lang din po kami na likha ng Diyos na mayroong kahinaan sa pananampalataya. So sa tuwing kami ay nakagagawa, mayroong nakakagawa ng ilan sa aming kaanib ng kamalian, sana po, bilang pagkamakatarungan, at naniniwala po tayo na ang mga relihiyon ay nagtuturo ng katarungan, sana po bilang pagkamakatarungan, sana po yung kasalanan ni Juan ay hindi niyo po isisisi kay Tomas. Ang kasalanan ni Tomas ay hindi niyo po isisisi kay Juan. Lalong ang kasalanan ni Pedro ay hindi niyo po isisisi sa lahat ng mga tao. So kung halimbawa, ako po ay nakagawa ng kasalanan, sana po, bilang pagkamakatarungan, kung sino yung sisisihin niyo po, ako lang po yung sisisihin ninyo, at hindi na niyo po idadamay yung mga kapwa kong mananampalataya o kaya mga kapwa kong kaanib sa relihiyong Islam. At lalong, sana hindi niyo po idadamay ang relihiyong Islam. Like for example, halimbawa, kung gusto mong matikman kung gaano katamis, halimbawa kung hindi ka pa nakatikim ng mangga, kung hindi mo pa yan natikman kung gaano katamis yung hinog na mangga, doon ka tumikim sa masarap, maganda, maayos na pagkahinog na mangga. Huwag kang tumikim doon sa bulok na mangga. Kasi pag ang tinikman mo ay ang bulok na mangga, ang sasabihin mo, ang pait pala ng prutas na mangga. Sino ngayon ang may kasalanan? Ikaw ba o ang mangga? Ang mangga ba o ikaw na tumikim? Siyempre, ang may kasalanan ay ang tumikim sa mangga na bulok ang kanyang tinikman. Dapat ang titikman po natin ay ang maganda, maayos na pagkahinog. Nang sa ganun, pag matikman natin, mapapawaw po tayo sa sarap. Kaming mga Muslim, pinangangalandakan po namin na ang relihiyong Islam ay relihiyon ng kapayapaan. Napakagandang relihiyon. Paano po kayo maniniwala bilang mga Kristiyano? Huwag niyo pong tingnan mula sa amin ang kamalian ng ilan sa mga kahanib namin. Ang tingnan niyo po ay ang mga masunurin mga Muslim na totoong nagsasabuhay sa totoong diwa ng pagiging Muslim. Totoong nagsasabuhay sa relihiyong Islam. Huwag niyo pong tingnan ang mga kamalian namin kasi hindi po yan makatarungan. Kailan may hinding-hindi ninyo mauunawaan ang totoong diwa, totoong pakay ng relihiyong Islam kung ang pagbabasihan ninyo ay ang kamalian ng ilan sa amin. So, hinihikayat po namin kayo mga kababayan namin. Sumpa man kay Allah na tagapaglikha, nag-iisang naglikha, wala po kaming hangarin maliban na lamang ang kabutihan para sa lahat. Nais po lamang namin na makapag-share hinggil sa totoong mensahe ng relihiyong Islam. Kasi napaka-unfair naman po kung hindi kayo magiging makatarungan sa pagsasaliksik ng kaalaman hinggil sa Islam. Sana po maging makatarungan po tayo. Mayroon po kami mga kasulatan. Mayroon po kaming libro na kung saan dyan po nakasulat ang katuruan ng Islam. Hindi niyo po yung maunawaan sa pamamagitan namin mga Muslim kasi hindi po namin may papangako na hindi kami magkakamali. Talagang may punto na magkakamali kami. Pero ang tanging may papangako namin, kung ang pagbabasihan ninyo ay ang turo ng Islam, inshallah, sa kapahintulutan ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha, kung kanyang nanaisin na kayo ay magagabayan at maliliwanagan po kayo sa relihiyong Islam. Nawa po ay mapasa atin ang kapayapaan ni Allah. Maging marapat sa atin na ating maangkin ang kapayapaang nagmumula sa nag-iisang Diyos na si Allah. Barakallahu li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magandang araw po at marami pong salamat sa mga nakinig na aming mga kababayan. Maraming salamat po sa pagkinig at magpasalamat.
So bilang pagwakas na mensahe inshallah ay pagigyan po natin ng isa rin po nating mangaral sa Islam. Inshallah i-share niya rin sa atin about sa aming pananampalataya. Walang iba kundi si Ustad Ismael Macharo, galing po siya ng Babat Mundete at isa rin po ang Balik Islam. Okay. Okay ba to? Malakas ba to? Ano ito, Ustad? Daming kung ano, daming mic. Okay. Maupay nga aga aton nga tanan, mga kabugtuan, mga ikasiko waray nun, nga naaabot hininga amon paggiya, panawagan tungod hiton amon relihiyon nga Islam. Kami ngayon an iyo ikasi mga waray nun nga mga Muslim. So bangin kamo napapausa kay kun ano nga mayda ngayon mga Muslim nga nagyayakan hiton ira relihiyon nga nagigiya hiton mga ira mga tinutduan kay panalagsala naton makitaan nga it mga Muslim naghahatag hirahin pulong han Ginoo tungod han ira relihiyon. Pero amon buhod mun laanay an iyo mga bulawan nga oras para kami makapag-share ha iyo han amon relihiyon. Kami po pala ang mga Muslim dito sa Region 8 ngayong araw at kahapon ay meron po kaming isang malaking event dito sa Tacloban City na nagsama-sama at nag-ipon-ipon po lahat ng mga nagpapalaganap ng Islam sa buong Region 8 at nagkaroon po kami ng programa. Kaya naman po kami ngayon nandito sa harapan ninyo at nagpapahayag ng hinggil sa aming pananampalataya upang hindi po ninyo ma-misunderstood ang mga Muslim upang po marinig ninyo first hand ang aming katuruan mismo sa aming nanggaling na mga Muslim. Mahirap po kasi kung tayo ay maniniwala lamang doon sa mga sabi-sabi tungkol sa mga Muslim. Mahirap po kasi kung ang kaalaman tungkol sa mga Muslim ay kukunin ninyo sa social media na alam naman natin na kapag binabanggit ang salitang Muslim, ang kasunod po nito ay masama, hindi po ba? Kailan po ba kayo nakakita at nakarinig sa telebisyon na binabanggit ang salitang Muslim, ang kasunod po nun ay maganda? Bihira lang po yun. Bagkos meron ngang isang viral na issue ngayon sa mga kamusliman, isang mayor panamansana doon sa Maynila, nagbabanggit siya ng tungkol sa digmaan ng kapulisan laban sa droga. At isa sa nabanggit niya, yung tungkol sa Muslim. Yung mga Muslim daw ang nagdadala ng droga sa isang lugar. So napaka-unfair sa mga Muslim na kapag ginamit mo yung salitang Muslim, ang kasunod na ilalagay mong balita ay masama, na parabagang ang lahat na lang ng Muslim ay magiging tagapagdala ng droga. Huwag niyo po kaming pag-isipan ng masama. Kami po ay naparito. Nagpaalam po kami sa ating pamunuan ng Salampulis dito po sa Tacloban City. Sa katunayan, nandito po yung presensya ng ating Salam Police na in charge dito sa Tacloban City, si Sir Haliluddin. Nandyan po siya, yung ating Salam Police na in charge po dito sa Tacloban City. Nandito po kami upang ipaliwanag po sa inyo yung tungkol sa aming pananampalataya. Mamaya mga kababayan, bibigyan po namin kayo ng pagkakataon. Chance nyo po na pwede kayong magtanong hinggil sa Islam. Alam ko po, napakarami ng inyong mga katanungan tungkol sa Islam. Halimbawa, bigyan ko na kayo ng idea. Hindi pa tanong ninyo kung
ang mga Muslim hindi kumakain ng baboy? Hindi po ba tanong ninyo yon? Hindi po ba tanong din ninyo kung bakit ang mga Muslim nag-aayuno sa buwan ng Ramadan? Malapit na po yung Ramadan. Kung bakit din ang mga Muslim ay nag-aasawa daw ng marami? Isa yan sa mga katanungan ninyo. Pag sinabing Muslim, aba, napakaraming asawa niyan. Ito po ang chance ninyo, first hand, na magtanong sa isang Muslim na may alam sa kanyang pananampalataya. Ang hirap po kasi kapag magtatanong kayo, ang sasagot sa inyo multimedia, ang sasagot sa inyo television, ang sasagot sa inyo hindi naman Muslim. Ano po ang madadama ninyo kapag nagtanong halimbawa kaming mga Muslim tungkol sa Kristiyano? By the way, po pala ay isang Romano-Katoliko dati na nag-Muslim. Isa po akong Romano-Katoliko na nag-Muslim. Ninyo, kapag may nagtanong, ang Muslim nagtanong, sinabi namin, bakit ang pare hindi nag-aasawa? Anong mararamdaman ninyo kapag ang sumagot sa tanong na para dapat sa pare ang sasagot kapwa namin Muslim? Diba? Asasabi, ang dapat pong sumagot sa tanong na yon ay kaming mga Muslim. Halimbawa, nagtatanong sila, bakit ang mga Muslim hindi kumakain ng baboy? Dapat ang tanungin mo ang Muslim at ang sasagot dyan, Muslim. Kasi yung iba sasabihin, mga Muslim hindi ang kumakain ng baboy kasi sinang kasagutan sa mga katanungan na yan, ibinibigay po namin sa inyo. Mamaya, pagkatapos po namin magsalita dito, ay bibigyan po namin kayo ng chance upang magtanong po sa amin, inshallah. Ngayon, ang gusto ko pong talakayin, mga kababayan, pahiram po Mindanao, gera lang ang alam, hindi po mga kababayan. Kami pong mga Muslim ay totoong maka-Diyos. Walang makakatalo. Lagi kong sinasabi ito. Alam niyo po ba na ang mga Muslim walang makakatalo kung pagdating lang sa pagiging maka-Diyos? Sino sa inyo dito ang nagdadasal ng 5 beses sa loob ng isang araw na hindi pumapalya sa isang araw na nagdadasal? Siguro wala. Baka yung iba sa atin dito, kagaya ko dati, Romano-Katoliko, nagdadasal lang kapag Linggo. Diba? Nagdadasal lang kapag dumarating yung Pasko. Nagdadasal lang kapag dumating yung simbang gabi. Katulad ko po, dati. Pero, alam nyo po ba na ang mga Muslim ay nagdadasal ng 5 beses sa loob ng isang araw? Ganun po makadyos ang mga Muslim, mga kababayan. Kaya huwag nyo po kaming maliin. Don't get us wrong na hindi kami makadyos. Makadyos po kami, mga kababayan. Kaya naman, ang gusto naming ibahagi sa inyo yung tungkol po sa magandang katuruan ng Islam. Ano po yung magandang katuruan ng Islam? Ang katuruan na ito ay tungkol sa tinatawag na kaligtasan. Ang katanungan, mga kababayan, lahat po ba ng relihiyon ngayon sa buong mundo ay tama? Kasi ang pinag-uusapan po natin dito tungkol sa Diyos, tungkol sa relihiyon, tungkol sa salita ng Diyos. Ang katanungan, mga kababayan, lahat po ba ng relihiyon sa buong mundo ngayon ay tama? Pag-isipan niyo po yun, mga kababayan. Kung ang sagot ninyo ay ang lahat ng relihiyon ay tama, ibig sabihin kahit yung mga satanismong relihiyon, tama din sila. Kahit yung mga kulto, tama din sila. O kung hindi naman, lahat ng relihiyon tama, balik na rin natin, lahat ba ng relihiyon ay mali? Siguro hindi rin kayo sasang-ayon na ang lahat ng relihiyon ay mali. Kung hindi lahat ng relihiyon tama sapagkat may gumagamit na mga tao sa ngalan ng Diyos, ginagamit nila yung salita ng Diyos upang sa personal nilang interest gamitin yon. Kung hindi lahat tama at hindi lahat mali, ang ibig sabihin nun, meron talaga kayong dapat saliksikin sa inyong pananampalataya kung ano ba talaga yung katotohanan sa relihiyon. Ang katanungan, kung ano man ang relihiyon mo ngayon, itanong ninyo sa inyong mga sarili ito, mga kababayan. Kapag kayo ay Romano-Katoliko, Iglesia ni Cristo, born again, Jehovah, o ano pa mang sekta ng relihiyon dito sa Pilipinas, tanungin ninyo yung sarili nyo ngayon. Ang relihiyon ko ba na kinaaaniban ngayon ay ang tamang relihiyon? At papaano ako nakakasigurong ang relihiyon na ito ay ang tamang pananampalataya? Kasi mga kababayan, kung ang relihiyon mo na yan
ang pinamana lang sa iyo ng nanay at lolo mo, ibig sabihin hindi mo yan pinag-isipan. Ibig sabihin yung relihiyon na yan, hindi mo yan pinag-aralan. Minana mo lang yan sa lolo at lola mo. Hindi po ba? Kaya nandito kami ngayon para iparealize sa inyo. Ngayong nasa tamang edad na kayo, nasa tamang pag-iisip ng pananampalataya, sapagkat sinasabi po namin sa mga Muslim sa katuruan ng Islam, once lamang po tayo na mabubuhay dito sa mundong ito. Isang beses lamang po tayo mabubuhay sa mundong ito. Pag nagkamali po tayo, kapag nagkamali po kayo ng pagpangalang dyan ng lolo at lola mo, o di kayo anong relihiyon ng lolo at lola mo, ganun din ang ibibautismo sa'yo. Pero alam nyo ba na mas maganda ang pananampalataya na iyong aangkinin at isa sa buhay kung ang relihiyon na yan ay ikaw mismo ang nakaalam na tama yan. Ikaw mismo ang nag-aral at nakatuklas na yan ang tamang pananampalataya. Mas maganda po yun, mga kababayan. Kaya, pag-isipan po ninyo, mga kababayan, ang relihiyon mo ba ngayon tama o hindi? Ayan, wala po, mga kababayan. Lahat po tayo dito sa mundong ito ay temporary at darating yung panahon na tayo ay mamamatay. Ngayon, pagdating sa kamatayan, itanong po natin sa ating mga sarili, kapag namatay po ba ako ngayon, naniniwala po ba kayo sa paraiso at impyerno? Kapag namatay po ba ako ngayon, sigurado ba ako sa aking relihiyon? At kapag may problema sa relihiyon na kinaaaniban ninyo, mga kababayan? Don't get us wrong kung bakit po kami nangangaral ng ganito. Hindi po bago ang Islam dito sa Pilipinas, mga kababayan. Ang Islam, ang unang relihiyon na ng ating mga ninuno. Tandaan niyo po yan. Ang unang relihiyon dito sa Pilipinas, bago pa dumating ang mga Kastila na ang daladala ay espada at cross lang, nandito na po ang Islam, mga kababayan. Kaya naman may maririnig tayo, Philippine discovered by Magellan. Year 1521, saka lang po dumating ang mga Kastila dito sa Pilipinas. At saka lamang po nagkaroon ng Kristyanismo dito sa Pilipinas. Ang tanong, bago dumating, year 1520, bago dumating ang Kastila, wala po bang Muslim sa Pilipinas? O wala po bang tao sa Pilipinas? O meron? Meron, mga kababayan. Kung merong tao sa Pilipinas bago dumating ang mga Kastila, tanungin niyo ang inyong mga sarili, yung mga tao ba na nandito sa Pilipinas bago dumating ang mga Kastila, mga Kristiyano ba sila? Mga Kristiyano ba sila? O ano ang kanilang relihiyon? Sa katunayan, malalaman ninyo yan kahit hindi kayo magbulatlat ng mga malalalim na kasaysayan ng Pilipinas, pakinggan nyo lang yung mga pangalan ng mga taong nauna sa atin bago dumating ang Kastila, mapagtatanto nyo po na ang mga tao dito bago dumating ang Kastila ay mga Muslim. Anong katibayan? Hindi po ba naririnig ninyo yung tinatawag na ang pangalan niya ay si Sultan Kudarat? Isa pong Muslim yon. Nakikita nyo po at naririnig nyo ang pangalan na sinatawag nilang Dato Puti? Oh, yung Dato Puti, ginawa niyo na lang suka ngayon. Oh, pinangalan niyo sa suka si Dato Puti. Si Dato Puti, si Sultan Kudarat, si Raja Sulaiman, at napakarami pa pong mga Muslim na itong mga pangalan na ito, tanyag na pangalan ng Muslim, at ito sila yung mga pinuno ng mga Muslim bago ba dumating ang Kastila dito sa atin sa Pilipinas. Kaya pag-isipan niyo po yun, mga kababayan, yung panawagan po namin sa inyo, ang tunay na kaligtasan ay ang pagsunod sa tunay na turo ng propeta. Don't get us wrong, mga kababayan. Nagsasalita po kami dito ng may kaalaman at alam po namin ang aming sinasabi dito. Kahit balibarik na rin niyo po yung tungkol sa aming pananampalataya ay kaya namin kayong sagutin. Kaya hinahamon namin kayo, magtanong po kayo tungkol sa amin sa Islam. Hindi yung magtatanong kayo sa ibang mga tao na hindi Muslim tungkol sa amin. Ngayon po kayo magtanong, mga kababayan, upang malinawan po kayo, upang kayo po ay mapagtanto ninyo na ang tamang pananampalataya na amin ngayon, upang pagdating ng panahon ay hindi po kayo magsisi.
Kapag dumating yung panahon na tayo ay nandun na sa kabilang buhay, sasabihin natin na hindi natin naalaman ang katotohanan? Hindi po ganun, mga kababayan. Kami po ay nag-o-offer sa inyo ng aming pananampalataya ang Islam. Ang Islam ang ibig sabihin, ito po ay ganap na pagsuko, pagpapasakop at pagtalima sa utos ng nag-iisang Diyos. Yun pong ibig sabihin ng Islam. Kapag ang isang tao sumunod sa turo ng Islam, sumunod, sumuko, tumalima sa turo ng Islam, ang tawag po sa kanya, Muslim. Hindi po ibig sabihin ng Muslim yung silang mga taga Mindanao, hindi po lahat ng mga taga Mindanao Muslim. Hindi po ang ibig sabihin ng mga taga Muslim nandun lang sa Saudi Arabia sa gitnang silangan, sapagkat hindi po lahat ng nasa gitnang silangan ay mga Muslim. Ang Muslim na totoo at Muslim na tunay, kung kailan ng isang tao sumunod, sumuko, tumalima sa utos ng nag-iisang Diyos, doon po siya tinatawag na mga Muslim, mga kababayan. Kaya insha'Allah, huwag niyo pong pagparehoin ang Muslim at saka Islam. Islam po ang relihiyon, yung tamang pananampalataya, samantalang ang Muslim naman ay ang taong sumusunod sa Islam. Ang tao na sumusunod sa Islam na maaaring magkamali. Kaya pag nagkamali ang isang Muslim, isisi nyo, gaya ng sinabi ng kanina ng aking tagapagsalita nito na brother, isisi nyo sa tao at hindi nyo dapat isisi sa relihiyon namin, sapagkat ang relihiyon ng Islam ay perpektong relihiyon. Wala po itong pagkakamaling relihiyon. Kung kayo po ay may duda sa aming pananampalataya, sa kaligtasan, sa paraiso't impyerno, kung papaano makakamtan ng isang tao, itanong nyo po sa aming mga Muslim at huwag nyo pong itanong sa ibang mga tao. So siguro hanggang dito na lang, insha'Allah subhanahu wa ta'ala, sana po ay nagbigay kami ng kahit kakaunti lamang nakaalaman sa inyo. Hindi man namin na ipaliwanag sa inyo lahat, pero at least naging eye-opener sa inyo na may mga Muslim pala na nagtuturo at nangangaral hinggil sa salita ng Diyos. Sapagkat ang karamihan, ang akala nila, ang mga Muslim, ang alam lang doon sa Mindanao, mga digmaan at gera lang at business lang. Hindi po. Nangangaral din po kami sa aming pananampalataya. At kayo po ay iniimbitahan namin sa Islam. Madali lamang kung maging Muslim. Paano maging Muslim? Sasabihin mo lang ganito: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ang ibig sabihin, ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos kundi si Allah, at ako ay sumasaksing si Propeta Muhammad ay sugo ni Allah, at ako ay sumasaksing si Jesus ay sugo ni Allah. Pag nasabi niyo po yun, ang dalawa at tatlong pagsaksi na yun, ibig sabihin po nun, ikaw na po ay ganap na Muslim. Ganun lamang po kasimple. Kung meron po sa inyo ditong nahihiya lamang, pwede niyo pong sabihin sa sarili niyo yan. Magsabi po kayo sa sarili ninyong sumasaksi kayong isa lang ang Diyos, si Allah. Si Muhammad ay sugo ni Allah. At si Jesus Christ ay propeta at sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun lamang po ang pagiging Muslim, mga kababayan, insya Allah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Naway pagpalaay po kayong lahat ni Allah. Naway buksan po ni Allah ang tunay na Diyos, ang inyong mga puso't isipan, upang makita nyo po, masumpungan nyo po yung tunay nakatotohanan tungkol sa pananampalatayang Islam. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat.